Hi, good evening to all of you again. Thank you so much for tuning in again to our program. And thank you for watching us this evening. Actually, thank you for joining us because we are going to study a very important lesson for this evening. This will be the last day of our study for this 1 week seminar that we have in the Philippines. So for all of you, Filipinos all over the world, if you understand Filipino, of course, I also have an English counterpart on the messages, actually, nakasulat sa English, and I just try to mix it with the Filipino so that it will be understood to, by more people. Ngayon, medyo mahaba ang pag-uusapan natin ngayong gabi, kaya I would like to invite you to bow your heads as we seek the Lord in prayer with me. Thank you, Lord, for this evening again that you have given us in order to continue the study of your word. Thank you for your love, for your goodness. Thank you for all these people that you have inspired to listen to the presentation this evening. It's very important, dear Lord. Thank you that we can listen to your instructions and help us to learn and to be attentive to all this instruction that you are giving us in order to prepare us for your soon coming. And knowledge is power. Without knowledge, we will not know the things that are going to happen. One of the most important messages that you have given us is your coming, your second coming. I pray, dear Father, that you will help us get ready to meet you when you come so that we can all become citizens of your eternal kingdom. Forgive us from where we have fallen short of your glory. This I ask in Jesus' holy name I pray. Amen. But before we start the presentation of our program for this evening, we'll first listen to our singers. They are Anne and Milton. We're going to sing a duet, and also the pianist. I forgot her name. Anyway, let's go ahead and listen to the song. Well, the names are here. Anne, Milita, and Bon. What a day, glorious day.
Thank you so much for that beautiful song. What a day that will be. We'll be going to a place where there's no more sorrow, no more sickness, no more death, no more parting. That will be the day that we are all looking forward to be at. That's why we're hoping for that great tomorrow when Jesus will come and take us to his eternal kingdom, where we will have those happy days in a place where there will be no more sorrow, no more sickness, no more death. Now I'm going to look for the topic that we're going to discuss for this evening. Kaya counting pasensya na muna. Okay. Our topic for the evening is actually, when will Jesus return? Kailan ba si Jesus darating dito upang bigyan tayo ng tunay na kapayapaan sa buhay na at dadalhin tayo sa lugar na wala ng paghihirap, wala ng sakit, wala ng hiwalayan, at wala ng kamatayan. So we are going to review the signs of Jesus' return according to the Bible, hindi yung according to me. Marami dyan na nagtuturo tungkol sa pagdating ni Kristo, pero yung iba, opinion lang nila, yung iba, narinig nila sa mga balita ng ibang tao. Pero pinag-usapan natin na ang talagang paniwalaan lang natin itong Biblia. Kasi ito, niwala tayo, salita ng Diyos. Nakasulat sa mga bato, iba-ibang mga bagay na ginamit para sulatan ng mga propeta noong araw, na sinabi ng Diyos, yung sulusulat, tinuro ng Diyos, yung iba panaginip, yung iba sa vision, at nahukay by means of archaeology, nahukay through the use of the spade, at nung nahukay yung iba-ibang mga kasulatan na yon, kasama na yung mga Dead Sea Scrolls, sa panahon ni King James ay ng Great Britain, nag-utos siya na i-translate yun. At sinigurado na yung na walang pagbabaguhin kung anong nakalagay doon, yun ang translation na ilalagay. Kumuha siya ng mga scholars, top scholars, and the different nations were represented upang i-translate yung mga nakasulat sa mga artifact na yun na nakuha tungkol sa Bible. At kaya hindi pwedeng baguhin. Kasi nagbabantayan sila-sila. Pag may binago, malalaman na nagsisinungaling yung nagtatranslate. Kaya iyan ang dahilan kung hindi mabago. Kasi mayroon maraming turo na lumalabas na wala sa Bible. Ang sabi ko nga, para madali, dapat baguhin na lang yung Bible. Para pag nakalagay sa Bible doon na ganun, madali na paniwalaan na sa Bible. Ang problema, tuturo ngayon yung mga tao na nagbabasa ng Bible, nakikita wala naman sa Bible yon. Kaya maraming umaalis
sa mga turo na mali. At yan ang turo ng Diyos. Sabi, pag naturoan ka ng mali, wala akong magagawa sa inyo. Mabuti pa matanggal yung kamay nyo, yung paa, pwede kong palitan yan. Pero pag yung isipan ninyo, na-deceive kayo, naturoan kayo ng maling turo at tinanggap ninyo yung maling turo, wala akong magagawa. Hindi ko kayo madadala sa aking kalangitan dahil hindi ninyo alam ang turo ko. Magiging stranger kayo doon at magbibigay kayo ng problema sa akin. Ngayon, signs of Jesus' return. Pag-usapan natin ang mga mayroong 12 sinyas ang pagdating ni Kristo bago siya dumating. Nakalagay sa Matthew 24:2. What shall be the sign of thy coming? Tinanong si Kristo ng mga disipulo niya. Think of this world as a giant clock face. Call the hour hand Bible signs and the minute hand world signs. When we see world conditions coming nearer and nearer to the point of agreement with the Bible signs, we know that for sure that our Lord's return is near. Kaya yung mga sign na nakalagay sa Bible, kung nakikita na natin na nangyayari dito sa mga panahon na ito sa mundo, alam natin na malapit na yung kanyang pagdating. Kasi mayroon siyang programa, mayroon siyang sinulat sa Bible kung kailan siya babalik. Ito, 12 signs of Jesus' return. Unang-unang sign, scoffer sign. Yung mga nagtutuya. Maraming tayo na nagtutuya sa turo ni Kristo. Yung alam mo na, yung mga tinutuya, pag tinuruan, pag binanggit mo, mag-aral tayo ng Bible, minsan insultahin ka, anong Bible yan? Tao lang ang sumulat niyan. Hindi nila na-verify na yun, mga taong yun, na sinulat, itinranslate lang yung mga nakuha na sulat ng mga propeta. Tao nga sumulat, hindi magkakakilala, pero namatay na yung isang propeta matapos magsulat. After 100 years, may propeta naman na sumulat, sinabi ng Diyos na isulat yung mga bagay na yun. Namatay na naman siya, may 200 years later on, pero noon na, ipon niya lahat ng kasulatan na ito, naging isang libro. Hindi magkakakilala yung mga maraming nagsulat dyan sa Bible, ngunit kung babasahin ninyo yung Biblia, hindi nagkukuntahan yung sinulat. Parang isang tao lang ang sumulat kasi isip ng Diyos ang sinulat doon. Parang Diyos ang sumulat, kaya lang ginamit niya ang tao na isulat yung nasa isip niya. Ang kasulatan dyan, ang tema ay tungkol sa kaligtasan ng mga tao dito sa mundo. Ngayon, kasi hindi ba yung, kaya maraming tao na tumutuya. Ang sabi niya, Peter predicted the prevailing mood of the last days. A Christian can say to discover, pag medyo nag-offer ka ng Bible study at tinatawanan ka, medyo ini-insulto ka, ang sabihin mo sa kanya, oh, kaibigan, ikaw ang isa sa mga sinyas na sinabi sa Bible. Magkakaroon ng mga magtutuya katulad mo sa tungkol sa pagdating ni Kristo. Ang pangalawa, isa pa, the war signs, yung gera. Marami ang sinabi na magkakaroon ng mga gera-gera, malilit na gera. Ang maaring hindi magkakaroon ng nuclear war. Hindi ako naniniwala na magkakaroon ng gera na masusugpuin na masisira yung buong mundo. Hindi papayagan ng Diyos na itong mundo ay sisirain ng tao lamang. Ang sisira ng mundo, siya ang nangako na sisira ng mundo matapos niya mailigtas yung mga tao na kanyang pinangakoan na iligtas, na sumunod at naniwala sa kanya. Sisirain niya siya mismo, susunugin niya itong mundo to kasama si Satanas at kasama yung mga tao na hindi maligtas. Kaya yung mga gera-gerang yan, nandyan yan, palaging magkakaroon ng gera, hindi ba? Dahil sa kasalanan tao, nagkakagalit pala sila palagi. 1914 na ito 1918, nagkaroon ng gera. 1939 to 1945, over 70 million were killed, wounded, and missing. 1900 to 1985 have been the most bloodstained years on record ng mga gera-gera, World War I and World War II. There's not been one day of genuine peace since the armistice was signed in 1918.
wala namang peace. Nag-umpisa pa nung na matukso si Adan si Ibang Kasala, nag-umpisa na ang away-away doon. Magkapatid mismo, si Cain at si Abel, nag-away. After that, yung Hudyo, yung mga Palestinian, tuloy-tuloy away ngayon, may gira tayo ngayon sa Ukraine. Pero na maraming tao natatakot na maging world war na magugunaw ang mundo dahil sa nuclear war. Posible, kung talagang bibitiwan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, mag-a-assign siya ng apat na anghel sa apat na kanto ng lupa, east, west, north, south, upang ipigil ang paggagera na sisirain ng buong mundo. Kasi pagdating ni Kristo, sabi niya, may mga tao na maghihintay sa kanya na hindi na makakatikim ng kamatayan. Kaya hindi niya papayagan na tao ang magsira ng mundo. Yung mga girang yan, marami tayong alam na gira. Mayroong tinatawag na famine sign, kagutuman, noong mga greatest famine na nasa record history sa Russia noong 1921 na 1933, sa China, Bengal, total death 20 million people have died. Maraming famine ngayon, mga nagkaganda gutom dahil sa kahirapan ng buhay sa Afrika. Iyan ang ito ang mundo na pinamamahalaan ni Satanas. Maraming problema. Kaya kung gusto niyo manatili sa mundo ito, nasa sa inyo yan. Pero yung mga may tiwala sa Diyos, we are looking forward to a world that is much better than this world. Na walang mga famine, walang gera, katahimikan, at wala nang sakit, walang kamatayan. Isa pang sign, yung pestilence sign, yung maraming mga sakit na darating, mga epidemic. Maraming epidemic na nakaraan, 1918, which claimed the lives of estimated 21 million victims. 1980s, defiance of all spiritual advancement and healing. Lalo dumadami ang mga gamot, ay lalo naman dumadami ang mga sakit. Yan. Yan ang pamahala ni Satanas sa mundong to. Yung AIDS, mga isa sa mga killer diseases, 1,000 times faster than any known virus itong AIDS na ito. At ito ngayon yung nasa sa kaluguyan na sakit na nandito ngayon sa atin, yung COVID-19. Marami dyan, marami nang namatay sa COVID-19 at tuloy-tuloy pa, hindi nga mahintuin to ang vaccine dahil sa tuloy na tuloy ang paglaganap nitong sakit na ito. Maraming klaseng COVID-19 na lumalabas. May Omicron, mayroong sari-sari. The earthquake sign. Nakalipas lang, I think last 30 days ago, nagkaroon ng malaking lindol sa Pilipinas, doon sa bandang norte. At hindi lang yan, yung lindol na mga malalaki ng araw, 1920, killed 180,000 people sa China, sa Japan, 1,500,000 na matay doon sa, siguro yung lindol na ito na nag-cause ng tsunami, 200,000 perished. A Japanese earthquake, maraming mga earthquake na dumating. Since 1901 to 1944, maraming earthquake. Noong araw, may mga lindol din. Noong 1900 and before, 23 major earthquakes lang ang nakarecord sa history. After 1900, less than 100 years in 37 major earthquakes. Ngayon, 1900 and before means, ang means ng transportasyon ay mga kabayo. 1900 and after, nag-umpisa na yung mga engine na makina. Every 3 years, man's knowledge increases. Kaya nagdudoble. Bawat 3 taon nagdudoble ang karunungan ng tao. Nakalagay din yan sa isang mga sign that knowledge will increase. Ito ang tinatawag na knowledge sign. Panglima yan. Today, we are witnessing an unparalleled knowledge explosion, epidemic of human inventiveness than all previous centuries put together. Morris transport, aerodynamics, vehicles,
technological warfare, telecommunication, satellite, nuclear fission, electronic computerization, that this all reflects marvels that belong to uniquely increase of knowledge during our time. Kaya, isa sa mga sign yan, lalaganap ang karunungan ng tao. Isa pang mga sign, ngayon, hindi lang yan, si kilala niyo si Elon Musk, mayroon na siya na imbento na sasakyan na computer lang ang nagpapatakbo. Mga sasakyan ngayon na nagpapatakbo ng electricity, nagpapatakbo ng solar power. Yan, marami na imbento kasi dumadagdag ang karunungan. Nilagay din ng Diyos yan si kanyang Biblia, prophecy na mangyayari yan na lalaganap ang karunungan, lalaganap ang gulo, lalaganap ang karunungan ng tao, mag-improve. Perilous sign. Ito, in spite of most ingenious and costly equipment for fighting crime, violence, murder, robbery, and rape, lalo naman dumadami ang problema. There are like people with brooms on the seashore trying desperately to sweep back the incoming tide. Pero hindi natin mahinto. Kaya yung international drug trafficking, in spite of the most superb enlightening and civilizing agencies ever available to man, lalong dumadami ang problema. Kaya yan ay kasama rin sa mga prophecy na sinabi sa Bible na mangyari bago si Kristo dumating. Ayan, maraming murders, patayan, mayroong hate crime, nandiyan na yung mga discrimination, lahat yan ang iyan nandyan. Pollution sign. Nandito tayo sa pollution sign ngayon. Hindi ba? Kaya nga may move ngayon na makakaroon ng climate change. Climate change, environmental pollution, nakalagay din yan. It has become second mortal menace that ranks beside nuclear war in its apocalyptic magnitude of horror. Unless this wholesome wanton fouling of earth's water, soil, and air is quickly arrested and reversed, mankind faces the stark prospect of self-created doom. Yan ang kinatatakutan nila. Kaya nga pinag-uusapan nila yung one-day holiday para sa environment, para makapahinga raw environment. Actually, isang paraan yan na ma-impose yung tinatawag na Sunday law na sinasabi rin sa Bible na pag dumating ang Sunday law, isasara ng Diyos yung probation. At the time, pag pumasok yung Sunday law na maging legal, it will be legalized at it will be implemented by the governments of the world, and Diyos isasara ang probation. Ibig sabihin, tatakdan niya yung taong ligtas, ligtas, yung taong hindi ligtas, hindi ligtas. Mahirap na maglipat kasi pagdating ng Sunday law, ang mga tao mabibigyan ng pagkakataon na mamili sila kung saan side sila pupunta, sa Diyos o sa kampi ng kaaway ng Diyos. Ang marka ng Diyos ay yung paggalang ng araw na Sabado as a holiday. Ang Sunday law ay ang fake day of worship, kaya maglalaban yung dalawang yan when it becomes pag nagkaroon ng showdown yan sa pamagitan ng legislation ng mga gobyerno, isasara ng Diyos ang probation. Those are with me, and those who are not with me are with my enemy, sabi ng Diyos. Kaya tandaan natin yan, lumalapit na kasi pinag-uusapan na yan ng mahigpit. Ngayon, isa pang sign, yung fear sign. Maraming tao ngayon, maraming tao nakalagay sa Bible na mamamatay dahil sa takot. With the threat of the nuclear war, with the threat of all these different wars and quarrels, yung sabi ng North Korea, gagamitan nila ng nuclear warfare weapon ang Amerika pag gumalaw laban sa kanila, o ang South Korea. Kaya, o ang Russia, nagtitreaten din ng nuclear instrument, nuclear weapons. Ang China, nagtitreaten din. Kaya dahil sa mga threat na yan, maraming tao na natatakot, inaatake, namamatay. Ngunit, sabi ko nga,
sa paniwala ko ayon sa Biblia, hindi lang Diyos papayagan na magunaw, masira itong buong mundo dahil sa gawa-gawa ng tao. Sabi ng Diyos, siya ang sisira sa mundong to sa kanyang pagdating. Ano pa? Ang tinatawag na extremity sign. Jesus predicted the last days would witness the development of crisis and human affairs that would be beyond man's power to remedy or control. He used the word perplexity, aporia, which means no exit. The final incurable crisis is now upon us. Man has no permanent solution for his rapidly escalating problems, whether it be social, economic, political, or instrumental. Hindi ba napapansin nyo? Lalong dumadami ang mga problema sa mundo. Hindi nga kayang sugpoy na, hindi na ma-solve. Nahirapan na yung mga pulis, nahirapan na yung mga gobyerno, nahirapan na. At ang indeed, so disparate that the international crisis now become that one commentator has described our modern world as an elephant hanging over a cliff with its tail tied to a daisy. Kaya ibig sabihin, lalo nang lumalala ang mga problema ngayon. At isa pang mga sign, yung gospel sign. Ang gospel sign, yung gospel, during the last 100 years, through the magic of printing, maraming tao ang naturuan ng gospel message ng Bible. Pero ngayon, sa isang tao lamang, dahil lang sa electronics, dahil lang sa Zoom, dahil lang sa internet, isang tao lamang magsalita sa isang lugar, libo-libong tao ang nakakarinig, milyon-milyon ang nakakarinig sa pabalita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, when this gospel is preached as a witness to all nations, the end will come. Ngayon, kaya sa palagay ko, malapit nang matapos kasi itong gospel napipreach na. Naalala ko last year, nag-preach si Pastor Dan Smith. Ako ang nag-translate. Nasa California si Dan Smith, Pastor Dan Smith, at nandito ako sa Toronto. Magaling na yung technician namin, pinagsama kami sa stage, na akala ng mga tao magkasama kami sa stage, nagtitinginan kami, nangingitian, nag-uusap, at kakamayang kamay. Pero, actually, magkalayo kami sa California. Pero, sa mga nakarinig, kasi in-interpret ko ng Tagalog, sa Pilipinas lang, ang tumanggap kay Kristo, yung 6 days, 7 days na pagpupulong, ang tumanggap kay Kristo ay 9,800 na mga tao na iniwanan yung kanilang mga paniniwala na nakita nila na fake, na wala sa Bible, at sumama sila dito sa turo ng Bible na may pinaliwanag namin sa aming mensahe, 9,800. Kaya ngayon, itong gospel message, ito may mga preacher sa internet na makikita nyo sa YouTube. Sila Mark Finley, yan. Babanggitin ko sa inyo yung iba ng mga nagtuturo ng tunay na nasa Bible lamang. Marami dyan nagtuturo, libo-libo siguro. Pero yan, ginagamit ng kaaway para lituin yung tao, ma-deceive. Kaya ang mga turo ng iba ay wala sa Biblia. Di ba sabi ko sa inyo kagabi, pag may nagturo sa inyo na hindi nyo makita na napapatunayan sa Biblia, ang sabi ng Diyos, paalisin nyo. Kahit na anghel, sabi niya, anghel sa langit. Galatians 1:8, if they speak not according to this word, the truth is not in them. Sabihin mo, umalis ka na anghel dito, tinuturoan nyo ako ng mali, o pastor, wag mo na tinuruan ko mali, ayaw ko na, hindi na ako dadalo dyan sa simbahan mo kasi mali ang tinuturo mo sa akin. Nililito mo ako, hindi ako magkakaroon ng kaligtasan. Dito ako makikinig sa turo ng Diyos na nasa Bible. Kaya hanapin nyo nagtuturo ng nasa Bible. Si Mark Finley, isa yun sa nagtuturo galing sa Bible. Si Doug Batchelor, si Walter White, si Stephen Bohr. Marami yan. Pastor Bill Santos. Marami sila na nagtuturo. Ayan, sinama ko nga ang retrato ko rin dyan. Kasi, kung titingnan nyo, punta lang kayo sa YouTube. Search Noel Frias, pangalan ko. Mayroon ako doon 253 na mga video, marami tungkol sa turo ng Diyos, tungkol sa kanyang pagdating, kung paano tayo makapaghanda. At yan, maraming turo. Ngayon,
Ito pa, the all things, all these things, itong mga sinyas na ito. Ang sabi ng Diyos, the first time since the risen Lord ascended to heaven, all the predicted major signs of the end of the age are synchronizing. One more of the signs may have occurred in early generations, but never they have all occurred simultaneously as the same time. Ang sabi ng Diyos, when you see all these signs happening all simultaneously at the same time during your lifetime, sa panahon mo, sabay-sabay ito nangyayari. Kasi nung araw, may mga nangyayari, may lindol, wala naman yung iba. Wala namang gera. May gera, wala naman yung iba. Wala namang increase of knowledge every 3 years. Wala. Pero ngayon, sabay-sabay ito in our generation. Kaya sabi ng Diyos, pag nakita ninyo na nangyayari lahat ng ito, in your generation, look up because your redemption is near. And the coming of Jesus could be within your lifetime. Kaya maaring sa lifetime natin, sa generation natin, ay darating si Kristo. Ang malaking sign, pag nagkaroon ng legislation ng Sunday law, yan, sunod-sunod na yan, kasi magbibigay na ang Diyos ng clause of probation, papasok yung 7 last plagues, ang 7 plagues na ngako ang Diyos, on the 7th plague, magpapakita siya sa langit, lalabas siya. Pero ipipik siya ng gagawin na gagayahin ni Satanas sa pagdating niya. Kaya magkakaroon ng fake coming of Jesus Christ. Pero ang sabi ni Jesus, yung unang pagpunta ni Jesus dito, umapak siya sa lupa kasi hanapin yung mga makasalanan at turuan kung paano maligtas. Pero sa sunod na pagdating ni Kristo, nandiyan na lang siya sa alapaap, hindi na siya bababa sa lupa, hindi na siya aapak dito kasi ang lupa ito masyado ng makasalanan. Pero nakalagay sa Bible na gagayahin ni Satanas ang pagdating ni Kristo. Magandang maliwanag, kamukha ni Kristo darating siya, pero aapak sa lupa. Pag may dumating na Kristo na umapak sa lupa, hindi si Kristo yon. At saka ang sabi ng Diyos sa Biblia, pagdating ni Kristo, lahat ng tao makikita siya. All eyes will see him. Kaya kung hindi mo nakita, may mga tao hindi nakakita. Hindi ba sinabi, si Kristo nandoon na sa Vancouver, napakabait niya ng gagamot, hindi mo naman nakikita o nandun sa CN Tower kung saan dyan. Huwag tayong maniwala, huwag kang tatakbo, sabi ng Diyos, sapagkat iyan ay yung kanyang kaaway na Satanas, ini-impersonate yung pagdating niya. Eh, maraming milagrong nangyari, magkakaroon ng revival, pero yan tinatawag sa Bible na fake revival. Pagka yung mga revival na yan, ang mga turo ay mali, ay wala sa Biblia, iyan ang revival na tinatawag na impersonation ng kaaway. Ngayon, mankind has never been in a position like this before. Nakalagay dyan, when these things begin to come to pass, then look up, lift up your heads, for your redemption draw it nigh. Pagka nagkasabay-sabay yung mga sign na yan. Mahal tayo ng Diyos. He died for us, for you, so that you may live. Accept Jesus. Accept Him now. He'll take charge of your life. Give all your worries to Him, for He cared for you. Accept Jesus and be saved. God wants to receive and accept you into His eternal kingdom. Kaya ang tanong ko, tatanggapin ba ninyo si Jesus sa kanyang pagdating? Ngayon, darating si Kristo, sabi niya, I am coming soon. Yung coming soon, na misinterpret ng maraming tao. Akala nila darating soon sa lifetime nila. Yung iba, sabi nila, maliit pa ako, sabi ng magulang ko, Jesus is coming soon. Ngayon, lulo na ako, 90 anos na ako, hindi pa siya dumarating. Mayroon kasing programa ang Diyos, mayroon siya sinusunod na agenda. Ang agenda niya, itong mga sign na binanggit ko sa iyo, lahat muna mangyayari yan. Sabi ng Diyos, magkakaroon ng mga digmaan, but the end is not there yet. Magkakaroon ng mga increase of knowledge, the end is not yet there. Pero ang muling sign ng Diyos, when the gospel is preached as a witness to all nations, pag napalaganap na ang mensahe ng Diyos tungkol na bigyan ng pagkakataon ang lahat ng tao sa mundo na makarinig ng kanyang turo na tunay na nasa Biblia lahat. Okay? Na pagbigyan na sila ng pagkakataon na marinig at pagkakataon na magdesisyon na sumama sa kanya o hindi. Ayan, the end will come. Pero nasa agenda rin na magkakaroon muna ng National Sunday Law at saka 7 last plagues.
And then on the seventh plague, darating si Kristo. Yan ang sign na binigay niya na. Kaya lang, I am coming soon kasi sa lahat ng tao, soon ang pagdating ni Kristo. Kasi anuman ang edad mo, dumating ka man ng 120 years old, parang maiksi ang buhay, di ba? Pag namatay ka, ang sabi ng Diyos, kung ligtas ka, para ka lang natulog. Kasi ang paggising mo, si Kristo ang makikita mo. Kaya kung namatay 5,000 years ago, na 120 years old, halimbawa, namatay 5,000 years ago, nung mamamatay na siya, sabi niya, ang iksi ng buhay, ayaw pa niyang mamatay. Pero namatay siya. O namatay kaninang kagabi, halimbawa, o ngayong gabi, pagising bukas, pareho itong namatay 5,000 years ago at saka namatay ngayong gabi, pareho makikita si Kristo. Kaya para sa kanila, madali, ang bilis dumating si Kristo sapagkat natulog lang sila pagising nandiyan na si Kristo. Pero ang sabi niya, ang talagang side, sabay-sabay siya na isang datingan siya at sabay-sabay niyang gigising yung mga taong ililigtas niya. Walang paunahan na napunta sa langit yung iba. Yung iba na iwanan dito, hindi, walang ganoon. Yung mga tinatawag na mayroong sine yun na taken. Hindi, sa sine lang yon, hindi yun ang nakalagay sa Bible. Ngayon, are you planning to be ready when Jesus comes? Ang sabi dito, learn from the parable of the fig tree dito sa Mateo. When the branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is nigh. Kung nakita mo na medyo lumalabas na yung mga dahon sa kahoy, alam mo na malapit na ang summer. Pag nakita nyo na nag-iiba na yung kulay ng summer at nag-umpisa mahulog, nandiyan na yung fall. Pag nakita natin na medyo lumalamig na, wala nang baldahon yung mga kahoy, dating na ang winter. Ganyan din ang pagdating ni Kristo. Mayroon din siyang mga sign at pinag-usapan na natin yung 12 signs before Jesus Christ will come. Yung dosing sign na yon. Iyon ang tandaan natin. Nandiyan na lahat yung dosing yon. Preaching of the gospel nandiyan na rin as a witness to all the world. Ngayon, ano ang mangyari pagkatapos na pagdating ni Kristo? Pag-usapan din natin. So, what happens after Jesus comes? And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he sat upon called Faithful and True. Magkakaroon ang tinatawag, yung pagdating ni Kristo, after that, magkakaroon ang tinatawag na millennium. Ito yung millennium na ito, ito yung 1,000 years na walang activity sa lupa. Kasi pagdating ni Kristo, apat na klaseng tao ang nasa lupa. Yung buhay na naniniwala sa kanya, yung patay na naniwala, nakadikit kay Kristo bago namatay, yung buhay na hindi naniwala kay Kristo, hindi kasabay, nabuhay sa kasalanan, at yung patay na namatay sa kasalanan na hindi nakadikit kay Kristo. Pagdating niya, lahat ng mata, makikita siya. Tulad sa Bible. Pero yung mga mata ng mga taong hindi maliligtas, hindi nakadikit kay Kristo, bubuka sila para iparealize lang ni Kristo na nagkamali yung kanilang desisyon. Bubukas ang mata nila, makikita nila, magkakaroon siya ng consciousness na sandali lang, pero mamamatay ulit. Hindi mababangon. At yung mga buhay na makasalanan, makikita si Kristo, hindi sila makatingin sa liwanag ni Kristo sapagkat alam nila makasalanan sila. Alam nila hindi sila maliligtas kasi ito, maaaring may alam sila sa Bible, maaaring hindi sila nagsunod tungkol sa commandment ng Diyos, sa Sabbath commandment ng Diyos. Hindi sila sumunod doon sa sabi ng Diyos na huwag sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Hindi sila sumunod sa maraming bagay. Kaya alam nila, hindi sila sumunod sa turo ng Diyos. Kaya mamamatay sila. Yung iba nga magpapakamatay. Kaya maiwanan sa lupa ito mga patay na tao na hindi maliligtas. Yung mga maliligtas, yung mga patay, bubuhay ng Diyos. At sama-sama, yung mga buhay pa pagdating ni Kristo, hindi na sila mamamatay. Sama-sama silang aangat sa punta sa langit, sasalubungin si Kristo sa alapap ng langit, dadalhin ng langit sa ng Diyos doon sa third heaven, sa kinaruroonan niya. At doon sila maninirahan ng 1,000 years. After 1,000 years, ibababa yung New Jerusalem na titirhan ng mga taong ligtas habang nasa langit. Pagbaba rito, bubuhayin ni Kristo yung lahat ng patay kasi ang naiwan dito puro patay. Si Satanas lang ang buhay. Wala na siyang matutokto, so kasi patay lahat.
Bubuhayin to. Sabi niya, bululukuin naman sila ng Satanas. Binuhay ko kayo, kaya kayo buhay. Labanan natin yung mga tao doon sa siyudad na yon. Kasi yung New Jerusalem ay bababa ng Diyos. Labanan natin. Habang naghahanda sila, paulanan sila ng Diyos ng apoy. At sila ay masusunog lahat. Ngayon, pag nasunog na lahat, lilinisin ng Diyos itong mundong to. Bubuksan niya yung gate ng New Jerusalem na sinakyan ng mga taong ligtas. At lalabas tayo sa New Jerusalem. Maghahanap tayo ng mga lugar na mga village o countryside na tatayo tayo ng mga bahay natin. Magkakaroon tayo. Dito na tayo titira sa pamamahala ni Jesus Christ. Dito na siya titira rin sa New Earth. Wala nang sakit, wala nang kamatayan, dito tayo magugutom, walang pilay, walang may diferensya, puro tayo maayos, wala nang tatanda. Manatili tayo sa edad na tamang-tama lang. Yung matanda ay babalik sila sa pagkabata. Yung bata tatanda sa edad na tama. At forever na tayo mabubuhay, wala nang kasalanan. Ito nakalagay dito. And he laid hold on the dragon, the old serpent, the devil, and Satan, and bound him but 1,000 years. Si Satanas, 1,000 years na nakabound siya dito sa tinatawag na everlasting pit, which is the earth na walang buhay. And he will cast his bottomless pit and shut him up for 1,000 years. And he has no more nation to deceive, kasi patay lahat ng tao na naiwanan. Wala siyang madideceive. Ngayon, but after, so the rest of the dead, si Satanas lang buhay, but lahat, yung anghel ni Satanas, mga tao, patay lahat, the rest of the dead, after 1,000 years, Revelation 20 verse 5, but the rest of the dead lived not for 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Kaya sabi ng Diyos, mapala yung mabubuhay sa first resurrection. Pagdating niya yung namatay na naglilingkod sa kanya, bubuhayin niya, at yun ang first resurrection. Blessed are those who are resurrected on the first resurrection, because the second death will not apply to them anymore. Ang second death ay after 1,000 years, bubuhay ni Kristo lahat ng mga hindi naligtas, bubuhay niya para sunugin kasama ni Satanas. Walang makakatago, kahit na nagpa-cremate kayo, at panbubuhayin pa kayo, kasi God can always put us together. Nanggaling tayo lang sa alikabok. Bubuhay ng Diyos para magtanggap ng kanyang reward. Ang reward niya ay everlasting life doon sa mga kinig at naniwala sa kanya, everlasting death doon sa hindi naniwala sa turo niya. Kaya tayo ang magdi-design yan. Kaya ang tinatawag na millennium, nasa langit, ito yung city na New Jerusalem, titirahan ng mga taong ligtas. At doon, kasama natin si Jesus Christ at mabubuhay tayong matiwala. Samantalang si Satanas, maiwanan sa lupang to for 1,000 years na walang matutokso. Ayan. At yung mga mahal natin sa buhay na namatay, mabubuhay sila kung sila ay maliligtas. Tatayo sila. At lahat ng living saints, aakit sa langit, sasalubungin si Kristo, dadalhin sa langit. At you'll gather the angels, sound trumpet, and they will gather the elect. Yung mga angels, tutulungan tayo na umangat yung para mailipad, makasalubong si Kristo, pupunta sa langit. At the living wicked will be slain. Mamamatay lahat ng mga buhay na makasalanan, na hindi nakadikit kay Kristo. Ang maiwanan sa lupang to, mga patay na tao. Mabubulok sila hanggang kakainin sila ng mga fowls magkuka na lang. They will rot. This earth will be desolate. Mapupuno ng rotten flesh of dead people. Okay, yan ang mangyari. Ngayon, at ang matitira nga dito mga patay, Satan will be bound for 1,000 years. Dari sa Bible yan. Event condition during the millennium, yung mga naligtas doon, mayroon tayong 1,000 years na mapag-aaralan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mabibisita natin yung iba-ibang mga planeta, iba-ibang mga mundo na ginawa rin ng Diyos. Okay? May mga ibang mundo na ginawa ng Diyos.
Iyan, alam ni Satanas yan. Kaya lang niluloko tayo ni Satanas. Ina-inspire na yun yung Hollywood na gumawa ng mga sine na may mga tao na nanggagaling sa iba-ibang world, sa mundo, sa itaas. Pero mga ang itsura nila, mga pangit, mga hindi itsurang katulad natin. Tayo, we will create in the image of God. Maganda itsura. Pero kung nagagandahan kayo sa itsura natin, lalo na yung mga ginawa ng Diyos na mga inhabitant ng iba-ibang world na hindi nagkasala. Tayo nagkasala tayo, kaya maraming blemish ang mga itsura natin. May mababa, may matangkad, may iba-ibang kulay. Kaya ngayon, pero doon sa mga hindi nagkasala, perfect sila. Pero hindi sila interesado pumarito sa lupa at invade din tayo. Mali. Yung tinutulong Satan na in-invade tayo ng mga aliens from outer space, huwag tayong maniwala dyan. Kaya pinakikita niya mga pangit yung taga-outer space, kasi pag-impersonate niya ng pagdating ni Kristo, napakaganda niya. Kaya akala mga tao, ito na si Kristo, napakagandang itsura. Kasi yung naras na nakita from outer space, puro hindi magandang itsura. Kaya yan. And we are going to stay with Jesus. The saints will assist in judging the wicked. Siyempre, kung naligtas ka, hindi mo nakita yung kapatid mo roon, yung anak mo, yung tatay mo, ano. Magtatanong tayo kay Kristo kung bakit hindi naligtas yung mga yon. Ay, pagkikita sa atin ni Kristo, parang television, ito ang buhay niya. Kung ikaw ang Diyos, ililigtas mo ba itong taon to? Kaya malalaman natin dahilan kung bakit hindi naligtas yung ibang tao. Ito nga, sabi ko, ang maiwanan sa lupa, mga patay na tao, ay hindi lang milyon, bilyon, bilyon na tao, kasi ang mga hindi maliligtas. Ayan ang, kasi maraming hindi sumusunod sa mga turo ng Diyos. Ngayon, itong mundo, it will be broken down and it will be without form. Susunugin ng Diyos yan. 12 gates, yung siyudad na titira na sa langit, it has 12 gates. Ito, bubuksan niya yung 12 gates na yon upang makapaghanap tayo ng titiran sa mga community villages. Ngayon, si Satanas at lahat ng makasalanan ay sisirain. They will be destroyed forever in the lake of fire together with all the angels of Satan, ang hilya at saka lahat na human followers ni Satanas. Kaya susunugin sila, hindi na sila babalik. Mapupunpun sila sa apoy. The earth will be cleansed and renewed. Ayan. Kaya makakatira tayo sa mga countryside, sa lugar na wala ng kalungkutan. Each of us will spend a millennium in either one of the two places. Dalawang lugar lang ang pupunta ng tao. We are either with God, with Jesus, or with Satan. In this lifeless, silent earth, okay, as those who are saved will be enjoying happiness in heaven. Each one will be alive on the earth at the end of the millennium. At the end of the millennium, at the end of 1,000 years, lahat ng tao buhay in either one or two places. Either doon sa loob ng city na ng Diyos o nasa labas. Kasama ni Satanas, susunugin. Which place it shall be depends upon our individual decision. Kung saan lugar kayo, kay Kristo or kay Satanas, nasa desisyon ninyo yan. The line between Christ's side and Satan's side will then be sharply and unalterably drawn. Hindi pwedeng lumipat ng lugar. No longer will be possible to transfer from one side to the other. These are solemn thoughts indeed, and no Bible subject brings them home to our hearts with greater force than the millennium. Thank God, the transfer of allegation from Satan to Christ is still possible today. Ngayon, posible pa tayong lumipat kay Kristo kung nandito tayo sa maling paniniwala. If you hear this voice, harden not your heart. Kaya sabi ni Diyos, come to me. Wherefore, the Holy Ghost says, today, if you hear my voice, harden not your heart as the provocation in the day of temptation in the wilderness. Kaya let us respond. Sagutin natin ang imbitasyon sa atin ng Diyos upang sa Kanyang pagdating ay kasama tayong sasalubong sa Kanya at Kanyang ililipat ang ating tirahan. Hindi na sa mundong ito na magulo na pinangasiwa ni Satanas, kundi sa mga doon sa lugar na inaanda ng Diyos para doon sa mga taong matuwid.
at kanyang ililigtas. Kaya, pasalaka kaya tayo, gusto tayong tanggapin ang Diyos sa kanyang kaharian. I am coming soon. Tatanggapin ba natin yung kanyang paanyaya para sa atin? At titira tayo dito kasama ng Diyos sa maganyang lugar? O kasama ba tayo ni Satanas? Maraming salamat mga kapatid. Sana naman kayo ay makapag-desisyon ng maayos. At hanapin natin ngayon yung ating pantapos na awitan. Awitin natin na pantapos. Kaya ang imbitasyon ko sa inyo ay sikapin natin na mapasama doon sa banwaan ng Diyos sa lugar na kanyang inihanda para sa atin na wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala ng paghihirap. Ang tanong sa inyo, ilan ba sa inyo ang tatanggap sa paanyaya ng Diyos na bibigyan ng kaligtasan? Ilan ba sa inyo? Kung kayo ay tatanggap, ang suggestion ko sa inyo, kung nasang lugar man kayo, hanapin ninyo yung Adventist Movement, Seventh-day Adventist Church, kung saan man, maaaring malit na grupo lang yan, malaking grupo, depende sa lugar, pero hanapin ninyo sapagkat sila lamang, sila ang ginagamit ng Diyos na magiging saklulo doon sa mga taong gustong maligtas. Sila ang parang agency that will prepare people for Jesus, for to be saved when Jesus come. Kasi isang vehicle lang ang ginagamit palagi ng Diyos para ligtas tao. Panahon ni Adam and Eve, si Adam lamang. Lahat ng sumama kay Adam, ligtas. Panahon ni Moises, yung mga lumapit kay Moses, sumama kay Moses, yun ang ligtas. Panahon ni Abraham, maraming mga paniniwala sa mga panahon na yan, pero isa lamang palagi ang vehicle na ginagamit ng Diyos. Panahon ni Abraham, yung sumama kay Abraham, ligtas. Panahon ni Noah, isang bapor lamang ang ginamit ni para ligtas. Marami rin mga paniniwala. Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, si Jesus Christ lamang, yung mga disipulo at yung naturuan na sumama sa turo ng disipulo. Ngayon na huling panahon, isang agency ang ginagamit din ng Diyos. Ito ang End Time Church of God. Ito ang Seventh-day Adventist Movement. Hanapin niyo, kung hindi kayo naniniwala, i-compare ninyo lahat ng turo sa Bible at makita niyo ang turo ng Adventist na sa Bible lahat. And sabi sa Bible, here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Basahin niyo, Revelation 14:12. Kung sino ang ililigtas ng Diyos. Revelation 14:12, nakalagay dyan. Here is the patience of the saint. Ito yung mga nagtyaga na makinig sa turo ko at sundin. Here are they that keep the commandments of God. Kaya yung mga iligtas niya ay commandment keeper and the faith of Jesus Christ. Ngayon, sino ang hindi ni Kristo ililigtas? Ito nakalagay na rito kung sino ang hindi niya dadalhin sa langit. Revelation 21:8. Sabi niya, but the fearful, yung mga takot, nahiya, magpakilala na kasama sila ni Kristo, the unbelieving, yung hindi naniniwala kay Kristo, yung mga turo niya ay practicing, murderers, whoremongers, yung mga sorcerers, yung mga nagsasamba ng mga idols, all the liars, mga sinungaling, they will have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kaya may hula na. Sabi rin sa 1 Corinthians 6, 9 and 10, nakalagay din dito, 9 and 10. Ito, hindi malalita, sabi ni Diyos. Be not deceived. The fornicators, the idolaters, idolaters palagi nababanggit, kaya huwag na kayo mag-worship sa mga idol. Adulterers, if effeminate, abusers of themselves with mankind, yung mga magnanakaw, covetous, drunkards, yung mga palainom, revilers, extortioner, yung mga sinisira yung katawan nila, yan, hindi makakarating. Nakalagay dito, and such were some of you, okay, that being deceived, these are the people who God will is not going to save. At sabi niya, maniwala tayo sa turo dito sa Bible, kasi nakalagay na dito sa Bible na itong nakalagay dito ay susundin na lang ng Diyos.
i-execute na lang niya. Hindi na ang Diyos magbibigay ng husga pagdating niya. He does not have to give judgment. Judge na lahat ng tao. Isi-separate na lang niya pagdating ng taon. Isi-separate na lang niya yung ligtas at hindi. Kasi nakalagay na rito, John 12:48, nakalagay dito, he that rejected me, yung tumatanggi sa akin, tumatanggi sa turo ko, and received not my words, hath only one judge, one that judgeth him. The word that I have spoken in this book is the judge. He is already the judge. We are already judged by this book. Kaya nakalagay din dito sa Bible din, kaano judgment, kahit na yung tungkol sa kahit na sa pagsamba, hindi ba? Nakalagay dito Hebrews 4:4-8, sabi ng mga taong nagturo, siguro naturoan kayo na ang Sabat ay para sa Hudyo lamang, hindi para sa Hudyo, para sa lahat. Nakalagay dito Hebrews 4:4-12, basahin ninyo yan. And God spake a certain place of the seventh day in his wise. God rest on the seventh day from all his work. In this place again, he said, if they shall enter into my rest. Seeing therefore that it remains, that this remain to be the rest day of God, yung Sabbath, Saturday Sabbath. But many people to whom it was preached will not enter because of unbelief. Maraming tao na hindi susunod sa Sabbath commandment ng Diyos dahil because of unbelief. And after that, again, I repeat to you that today, if you hear my voice, harden not your heart. Okay? For if Jesus had given you rest, would you not, and if he made a mistake, kung nagkamali yung Diyos nung creation na sinabi yung rest day, seventh day, Sabbath, kung nagkamali siya, ikinorekt na lapat ni Jesus Christ. I should have changed it to another day, sabi niya. But I did not. There remained, therefore, a rest for the people of God. There remained a rest not for the Jews, nakalagay dito, but for the people of God. Kaya kung ikaw ay people of God, you are covered in these instructions. Let us labor, therefore, to enter this rest that God gave us, even as an example given by Jesus Christ. Otherwise, we will fall in the example of unbelief. The word of God is quick and powerful and sharper than a two-edged sword. Masakit pakinggan, kasi kung wala ka dito sa turo ng Diyos, masakit nga pakinggan. Kaya lang, tama, masakit. Yung nasa dilim ka, tumama ang ilaw sa iyo, masakit sa mata, di ba? Pero pag in-adjust mo yung mata mo, mas maganda yung maliwanag kaysa doon sa madilim. Pag pumunta ka sa doktor na e-operahan ka, medyo masakit nga. Pero pag na-operahan ka, magaling ka na, hindi na masakit. Pero pag pumunta ka doon sa tao na papatayin ka, katulad yung knife, si operasyon, operahan ka ni Satanas, masakit yon, pero hanggang mamatay ka at makakasama ka niya sa kamatayan. Kaya, ang sabi ng Diyos, ang dahilan, hindi sumusunod sa kanya mga tao dahil sa unbelief. Kaya nakalagay sa Revelation 21:8, the unbelieving people will be thrown in the lake of in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kaya kung hindi tayo niwala sa turo ng Diyos dito sa Biblia, iyan ang husga sa atin ng Diyos. We will be thrown together with Satan in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Maraming salamat mga kapatid. Hindi kayo mapipilit ng Diyos, hindi siya namimilit, kayo ang magdidesisyon sa kaligtasan nyo. Everyone, you cannot decide for your wife cannot decide for you, your children, hindi pwedeng sabi ko, so kakabit na lang ako sa paan ng misis ko, hindi pwede yon. May kanya-kanya tayo, hindi iangat, hindi, di ba sabi sa Bible, yung isa na sa bubong, yung isa na sa lupa, yung isa ililitas, yung isa hindi na nga makaka, hindi ililitas, kaya mga example na binigay. Ngayon, awitin natin ang pangtapos natin na kanta. Ito na
Thank you so much. Thank you for this beautiful message. Jesus is coming again. What an exciting time to see Jesus appear in the clouds of heaven. Na, at maganda kung kasama tayo, makasama tayo doon sa mga taong maliligtas. Tayo ay po ang ating mga ulo at tayo mananalangin. Panginoong Diyos, we are so happy with the message that you have given us. Another reassurance of your coming. Dear Father, this is the only hope, the best hope that we are waiting for, your coming, because we are tired of this world where there is no peace. There's always turmoil and problems, but you are promising a place for us, the same place that Abraham had been looking for, where the ruler and the one who managed it is you, God, our God. The Father, I pray that you will find us ready, together with all our friends here who are listening. You'll find us ready when you come, so that we could also be among those people who will be translated in your eternal kingdom. Forgive us from our sins, dear Father, and give us power to overcome our weaknesses and temptation, and dismiss us now with your blessings of salvation to all of us who accept your messages for us this week. We ask all this favor in Jesus' holy name, I pray. Amen.